Narito ang mga sangkap: bawang, sibuyas, chicken breast, cut into cubes, carrots, bell pepper, mushroom, corn, Nestle cream, salt, seasoning, and ground pepper. I-drain natin ang mushroom. Hindi natin isasama ang sabaw nito. Ibalik natin sa lata. I-drain na rin natin ang corn o kernel corn. At ibabalik na rin natin sa lata ang na-drain na corn. Magigisa na tayo. Unahin ang mantika, ilagay sa mainit na pan o mainit na kaserola. Magisa na tayo ng bawang. Hintayin natin itong mag-golden brown. Hintayin natin mag-golden brown ang ating bawang. Maaari na natin igisa ang ating sibuyas. Ilagay na natin ang sibuyas. Igisa natin ito hanggang sa maging transparent. Hihintayin lang natin na maging transparent ang ating sibuyas. Maaari na rin igisa ang pitso ng manok na hiniwa. Ilagay na natin ang chicken na hiniwa into cube. Sasangkutsahin lamang natin ito. Medium heat lang ang ating kalan. Atin munang takpan ang ating ginigisang karne. Alam nyo ba na masarap magluto, lalo na kung magugustuhan ito ng pamilya. Bawi-bawi din kapag may time. Kasi ako ay busy sa aking pagtuturo, kaya ini-enjoy ko ang aking pagluluto habang nakabakasyon dahil walang klase. Patuloy nating haluin. Maganda ang ganitong pagkakaluto na in medium heat lang ang ating kalan para tender ang ating karne ng manok. Hindi matigas, hindi na puwersa sa pagkakaluto. Gisadong-gisado ang ating chicken breast. Walang kalansa-lansa to. Hindi naaamoy ang lansa ng manok. Takpan natin muli. Kailangan tinatakpan natin ang karne para mas naluluto ito hanggang loob. Ngayon na ilagay na natin ang mushroom. Carrots.
bell pepper. Mas maraming bell pepper, mas masarap. Maganda pa sa paningin, mapula. At nakakabango ito ng lutuin. Lagyan na natin ng asin. Paminta. At seasoning. Tuloy lang natin ang paghahalo. At muli nating takpan. Para mas madaling maluto ang gulay, kaya natin tinakpan. Panapanahon ay ating hahaluin. Ilagay na natin ang corn. Depende sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay ng corn. Dahil malaki ang nabili ko, pwedeng kalahati lang ng corn ang ilagay. At muli nating takpan. Malapit na tayo sa exciting part ng ating pagluluto. Ilagay na natin ang Nestle cream. Ang sarap at lalong magpapasarap ng ating gulay with mushroom ay ang Nestle cream. 100% sure, magugustuhan to ng pamilya nyo. Kailangan pigang-piga ang ating pouch. Bawat patak ng Nestle cream, ito yung magbibigay ng creaminess sa ating niluluto. O diba, hindi ko tinigilan hanggang masimot ang pouch? Atin na itong haluin. Para sulit ang ating niluluto. Haluin na natin ang ating creamy mushroom. Yan, at ang bango nito. Napakabango naman. Totoong mabango talaga. Lasang masarap. Ang bango niya, isa pang nagdagdag ng aroma ay yung corn na inilagay natin dito. Tapos yung cream o yung Nestle cream. Talagang na-excite na ako na ipatikim ito sa aking pamilya. Nakakatuwa talaga. Hayaan nating mahina lang ang apoy. Buduran natin ang keso. Creamy na, cheesy pa. Ito ay pwede nang ihain.
sarap. Sarap, creamy, creamy. Sarap, creamy, creamy talaga. Yung chicken, tamang-tama lang yung lasa. Yung texture niya. Sakto yung luto. Ang sarap ng mushroom. Ang sarap ng mushroom. Sakto.